Hi guys, so today is October 14. Naka-schedule ako for Philippine Consulate para kumuha ng special power of attorney sa anak ko since kailangan niya mag-apply ng passport. But the thing is, me and my partner or husband de facto are not married, so usually it's the mother who has the right or who needs to give the rights to someone na process ng passport niya. So this time we have to get notarization. Nandito sa akin yung affidavit, a special power of attorney that I filled out, and then envelope sa shell, I don't know how to pronounce it, na may e-signature. I purchased it in Australian Post Office dyan sa may West Point, and the envelope amounted to $12, and then additional yung charge yung signature, which is parang $2.50, so total is $15 plus. So right now I'm going to catch the train. See you there. Sakay na tayo ng train going to city. Bababa tayo sa Central. Try natin hanapin ang consulate through Google Map. Here we go. Let's go. Saan tayo makakaupo? Dito na lang makiupo tayo kay Sir Manong. Central na tayo guys. Baba tayo sa may bandang dulo. Patay dito sa may dulo. Dito tayo sa may Elizabeth Street. Yan yung sinasabi ng Google Map natin. So, let's check this out. Ayan yung exit. Exit number 4. Down. Ito rin nung pinuntahan namin nung saan. Punta tayo ng diba? Haymarket. Ito din yun siya. Parang iba. Parang iba. Kung iba siya, wala siya. Hanapin na lang natin. Oh, ito rin worth na. Ito ba yun? Tawid na tayo sa Elizabeth Street. Diretsuhin lang natin kung tama ba ang ginagawa natin. Tignan lang natin kung tama ba. Tama naman yan. Baka doon lang. Elizabeth Street. Balikan ko kayo pag nahanap ko na. Pag hindi, edi hanap ulit. Kaya maaga akong umalis eh. Tayo ngayon parang sa map is 5 minutes away na lang tayo. So check natin. Slight right onto Wentworth Avenue. Slight right daw. Campbell Street to Wentworth. Tawid na tayo dito sa may kabila. And Saigon Summer. Tawid tayo dyan. Ang friend ko, yung housemate ko na umalis. Naggala kami sa circular. Kaya yan pala yung school. Ayan. Pero Jen, nahanap ko na yung school mo. Pakahanap na. Ano? Philippine Consulate. So, malapit lang pala dito. And sa other side is Zara Building. Let's see. Silipin ko lang yung 90 meters na lang tayo. Okay, sighting dito tayo sa kabila. Tawid tayo
Turn left at Hunt Street. Turn left daw. Hunt Street. Nandito na tayo. So, ang ano niya is pagka pwedeng diretso lang kayo. Akong ginawa ko doon, diretso lang ako doon. Tapos, pagka ano ko, tabig ko dito sa may Harris. Ayun yung Harris. Ayan, diretso na siya sa Wentworth at Philippine Consulate. Yay! Labasan natin sa kabila, tapos tumawid ako dyan sa Metro Woody, then nag-cross uli ako papunta dito sa Elizabeth, 300 Elizabeth. So diretso lang tayo, i-time lapse ko na lang ha, para hindi kayo mainip guys, o gusto nyo kwentuhan, pero time lapse na lang natin, baka ano pa mangyari sa akin. Guys, nandito na nga tayo sa Philippine Consulate. And hindi naman tayo nawala. Parang saktong-sakto lang din yung paano tayo napunta dito. Grabe yung allergy ko sa pollen. May allergy din pala ako sa pollen. Maaga-aga ako kasi gusto ko nga i-check yung location. So, okay naman. Malapit lang, mga 15 minutes. Less than 15 minutes, nandito na ako. So, see you later. Hi guys! So, tapos na ako sa loob. Bawal kasi yung mga may video or camera sa loob ng consulate. So, ang ginawa ko is pagkapasok ko ng mga before 11:30, pinaupo ako. Tapos, nag-login ako dun sa may book. After ilang minutes lang, pinapanik na ako sa my first floor to my left side pag mga notary. NBI, parang mga ganon. Very accommodating naman sila sa counter. Bali si Kuya, pinakita ko yung affidavit and special power of attorney. Tapos sabi niya, ano ba yung gagawin mo dito? Sabi niya, kailangan po ng kumuha ng passport for my son. Kaso hindi kami kasal nung partner ko, yung de facto husband ko kako. And then, binigyan niya ako ng form. Hindi raw yun yung tamang form. So, binigyan niya ako ng form na which is 3-in-1 form na may affidavit, may special power of attorney, tapos meron din parang sa DSWD since minor yung anak namin.
namin. 5 years old siya. Pagka-fill out ko, pumalik ako sa counter to give him the form. Binigyan niya ako ng another slip. Doon ko uli nilagay yung details ko. Name, address, mobile number, then yung passport. Sa passport naman, kailangan nyo ng 2 copies, photocopies. So, it's better na magdala na kayo ng photocopy na 2. So, yun yung ginawa ko. Binigay ko lang yung photocopy ko with the photo card brochure na kasi nakalagay dun sa site nila 2 valid IDs. So, parang para sure lang. Na-fill out ko na yung form, bumalik ko ulit. And kinuha nila yung form na fill out ko, passport, and hiningan din ako ng envelope, yung sa Shell, din Australia lang. So, pagkabigay ko na lahat noon, pinapunta na ako sa cashier. Nagbayad ako ng 45, and take note, magdala kayo ng cash. Hindi sila nag-accept ng card payment or debit card or credit card. So, just bring cash with you. Kung wala man, meron naman dito ngayon, meron daw dun malapit sa may 7-Eleven dun, sa Dalina. Yun, sa may 7-Eleven doon. Na lang ako. Tapos tinanong ko mga ilang days bago ko ma-receive yung letter. Kasi once na ma-receive ko sa mailbox ko is ako na yung send sa Pinas. So, I hope nakatulong ako sa inyo kung paano magpunta ng Philippine Consulate. Kasi lalo na sa mga hindi marunong talaga sa paggamit ng Google Map. So, at least ito mga 10 to 15 minutes walk lang naman siya from train station sa Central. So, I hope to see you around Sydney. Yeah. Have a good life. Bye! So, wala na pala ako. Pauulang for valid so, pinunta muna ako na grocery store to buy my weekly food. Mag-meal prep na lang ako. Usually, sa Aldi ako bumibili kasi like yung mga pasta. Nag-ano ako ng tuna pesto. Mura lang yung ano ko doon. Nagagastos ko siya. So, pakita ko mamaya sa inyo kung magkano. Guys, yan yung standard international. Medium and large. Alam kung itong rigid yung kukuhain ko kasi may nakalagay dito na ayan, within Australia or worldwide. So, i-check ko na lang mamaya. Tapos, meron din kasi dito. Yung last time, express post pala yung kinuha ko. Small lang. Medium to eh. Ito yung small, $12. Pag international, ito siya. Nandiyan naman yung mga ano nila, prices. So, tanong muna ako sa may harap. Ito yung binigay sa akin. Yung sa Shell din. Pero nakalagay dito si business days pero usually ano daw one month. So kailangan kong i-fill out to sa akin tapos yung magre-receive and then yung laman niya and signature lang. So mga ano to $23 and then nag-additional na ako ng e-signature na $5 para sure lang. So after ilang minutes natapos na kayong mag-send, ang binayan ko total is $29. Ayan siya. Yung sa envelope, sa Shell, $23.50. Tapos yung e-signature, $5.50. And then may pinatik na parang kung hindi ma-deliver, i-return sa akin. So pinatik nila sa akin. Yan lang. Ganun lang siya.
So, ang una nating nagastos is 15.90 kung nagpunta tayo sa consulate. And then, dito sa pagpapadala ng document sa Pinas is $29. So, total $44.90. So, parang $45 din siya. Diba? I hope may nagulat kayo kahit paano. And again, have a good life. Bye!